Comelec Commissioner Rowena Guanzon, tiniyak ang pagkapanalo ni Angel Locsin bilang senador sa 2020. Naniniwala ang isang mataas na opisyal ng Commission on Election na papasang senador ang aktres na si Angel Locsin. Para kay Comelec Commissioner Rowena Guanzon na kay Angel ang mahalagang katangian, dapat taglayin ng isang mahusay na mambabatas. Nagbigay ng opinyon si Guanzon nang i-retweet niya nitong Miyerkules, August 5, ang post ng aktres tungkol sa bagong award na natanggap nito. Nang araw kasing iyon, ibinahagi ni Angel sa kanyang 12.4 million Twitter followers ang Instagram post niya tungkol sa natanggap niyang Centennial Champion Award. Ang Centennial Champion Award ay iginawad kay Angel ng Sonta Club of Makati and Environs, isang global organization ng mga professional na nagtataguyod sa kapakanan ng kababaihan sa mundo sa pamamagitan ng serbisyo at advokasya. Kinilala ng grupo ang volunteer work ni Angel sa nakalipas na mga taon, tulad ng pagtulong sa evacuees ng 5 buwang digmaan sa Marawi City, Lanao del Sur noong 2017, at sa mga sinalanta ng iba't ibang kalamidad. Binanggit din ng grupo sa citation nito kay Angel ang pagtulong ng aktres sa paglipon ng pondo para sa apektado ng pandemic sa nakalipas na mga buwan. Abril ngayong taon nang pangunahan ni Angel ang pagtatayo ng mga isolation tents sa mahigit 100 ospital sa Metro Manila at sa mga karatig probinsya. Ipinatayo ng aktres ang isolation tents para pahingahan ng mga medical frontliners o pwede ring isolation area. Nang sumunod na buwan, ibinalik ni Angel ang online auction nila ng kapwa aktres na si Ann Curtis, ang Shop and Share, para tustusan ang mga libreng mass testing sa may hirap na komunidad. Sa litratong ipinost ni Angel sa Instagram, ipinagmalaki niya ang natanggap na Centennial Champion Award citation. Sa caption, ginamit ng aktres ang quote mula kay Saint Teresa o Mother Teresa ng Calcutta, India upang magpasalamat sa organisasyon. Sulat ni Angel sa caption, "I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples. Enjoyed meeting inspiring women on Zoom earlier today. To Zonta Club of Makati and Environs, thank you for making me part of your event. I admire your passion in uplifting women's lives and the community. More power to all of you." Nirepost ito ni Angel sa Twitter na niretweet naman ni Guanzon. Caption dito ni Guanzon, "In my opinion, if Angel Locsin runs for senator, she can win. Tatak Bisaya, Ilonga. Courageous, bright, and with a sincere heart." Magkakaiba ang reaksyon ng Twitter followers ni Guanzon sa mistulang pag-uudyok niya kay Angel na pasukin ang politika. Mayroong mga sumang-ayon sa Comelec official lawyer at sinabing kailangan ng bansa ang malasakit ni Angel sa mga Pilipino. May ilan ding nagduda sa kakayahan ng aktres, partikular sa paggawa ng batas dahil hindi naman daw ito abogado. Sinagot ni Guanzon ang isa sa kanila, kumpiyansa raw siyang kakayanin ni Angel ang mga tungkulin ng isang mambabatas. "She will hire bright lawyers to help her." Mistulang suggestion ni Guanzon sa kanyang tweet kung saan tinagpa niya si Angel. Dagdag pa ni Guanzon, "Maraming elected lawmakers na abogado nga pero hindi naman magaling at honest. Mas mabuti pa raw kung ang ihahalal sa Senado ay isang tulad ni Angel. Kailangan natin yung walang personal interest, bayan ang sa puso." Ilang Twitter users ang nagsabing masyado ng maraming taga-showbiz ang mga nasa Senado at Kongreso, pero wala naman daw nagawa ang mga ito. May mga diretsyang kumwestiyon kay Guanzon sa pag-iendorso sa isang future senatorial candidate gayong mataas na opisyal ito ng Comelec. Bagamat ilang beses nang natag si Angel sa thread na ito, walang reaksyon ang aktres. And that's our video for today. Magbigay lamang ng opinyon at komento sa ibaba. At kung bago ka sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin notification bell button para updated ka sa mga showbiz balita. So that's it mga ka-showbiz. Thanks for watching.